Hi, welcome back to our channel. Today I will discuss arithmetic equations or sequence of terms. So meron kayo example dito. Mag-assume tayo hindi natin alam yung formula. So kasi hindi naman sa oras kabisado natin yung formula. So meron tayo example dito. Find the indicated terms and the sum of all terms. So dapat alam natin paano mag-derive ng formula based on the example. So 14, 19, and 24 hanggang 30 terms. So, let's assume na ito ay first term, second term, or A. Any letters in the alphabet. So, in common, A ang ginagamit. So, ito ang first term o A1. Ito ay second term. So, A2. Ito ay A3. And so on hanggang 2. A and or last term or 30 terms. Since A1, and A2, si A2, to equals kay A1, plus kay A1, plus, yung common difference niya yung D, may common difference niya dyan, yung common difference niya, D, then A3, equals to, A2, plus, D, since si A2 ay A1 plus 2D, since A2 ay A1, plus D, at saka itong plus D. So, A1, D plus D, plus 2D. Ito si A3. Then, A4, plus 2 A3, plus D. Since si A3 ay equals to A1 plus 2D, A1 plus 2D, at saka si plus D. A1, 2D plus D, plus 3D. So, ito si A4. Up to 30 terms. Kung ganyan ang gagawin natin, tatagal tayo, sumaba, solution. So, direct na tayo dito kay AN. AN, 30 term or last term, was to A1. A1 doon. Then, plus N minus 1 times the common difference. So, based on the example, nakagawa tayo ng formula. Ito yung susunod natin sa pag-solve ng example at number 1. Example number 1. So, meron tayo first terms, A1. So, A1. So, hindi natin ito formula. A1 natin is 14. First terms, 14. Then, si N. Meron ba tayo N? Siyempre, 30 terms. Si N ay number of terms, 30. Then, si D. Anong si D? Ayun ang wala tayo. So, D is D. Pagkuha na may common difference si D, ima-minus natin siya, yung difference siya, si 19. Kung sino mataas, yung unahin natin ma-minus. Kasi 14, mas maliit siya dito, kaya 19. 19 minus 14, so 5. So 5, either positive or negative, so try tayo positive. Kung 14 plus 5, i-add natin siya. So magiging 19, check, tama, 19. 14 plus 5, so 19. Then 5 din dito, positive 5. 19 plus 5, so 24. So, check, ang common difference natin ay 5. So, based on the formula, so, A30 or AN or A30 number of terms, then A1, i-direct natin siya ito, A1 natin ay 14 plus si N natin ay 30, number of terms ay 30 minus 1. Then, si common difference ay 5. So, 14. 30 minus 1, 29. 5. Then, multiply lang natin si 29 times 5. 29 times 5 ay 145. Tapos, i-add lang natin siya. 145 plus 14 ay 159. See, number of terms, yung 30 terms niya ay 159. Pagkuha na nun yung sum of all terms, yung sum of formula, sum of all terms ay N over 2 A1 plus si AN o si last term. Since meron tayong N ay 30 to si A1 meron tayo I-14, si AN, o si 30 term, or last term natin to AN, meron tayong
159. So 159, i-add lang natin kay 14. 159, add kay 14. 173, 32 divide 2, 15. 15 times 173 ay 2,595. So, ito yung sum of all terms. Example tayo, number 2. Mamaya na kayo, kung bago pa lang sa channel, please subscribe and press the bell para lagi na update sa mabagong video. At comment, anong topic gusto nyo i-discuss yun. Example tayo, number 2. Sample number 2, 10, 6, to up to 18 terms. So, find the indicative terms hanggang 18 terms. So, same din formula. Ang importante lang, alam natin pag kumuha ang common difference. So, meron tayo first terms. Ay ang A mo natin ay 10. Then, yung number of terms ay 18. So, ito yung N, number of terms, 18. So, yung D natin, ano yung D natin? Yung common difference. So, pag common difference, saan yung mas malaki? Ito si A1, A2, A3. So, first term, second, and third terms. Si first term, ang pinakamalaki is 10. So, 10 minus 6, so 4. So, 4, ang difference nila, common difference nila ay 4. So, either positive or negative. Kung positive to, 10 plus 4, so 6, 14. So, 6 ito yung wrong. So, negative to. So, kung negative yan, 10 minus 4, so 6. Ito rin negative. 6 minus 4, so 2. So, check. Ang common difference natin ay negative 4. Then, masasagot na natin to based on formula. So, yung 18 terms or 18 terms. AN or 18. Number of terms, 18. Then, A1 natin ay 10. Plus, A natin ay 18 minus 1. Yung common difference natin ay negative 4. Parenthesis natin siya. So, 10. 18 minus 1, so 17, negative 4, i-multiply lang to si 17, tsaka 4, 17 times 4 ay 68, 10, so ito ay magiging sign niya ay negative na kasi kung siya, negative tsaka positive, 4 times 17 ay 68, then, unlike yung sign nila, si mga minus natin siya, kung yung pinakamataas is 68, so negative siya. So, 6, 10, positive 10, tsaka negative 68. Ang answer niya ay negative 58. Ito yung 18 terms. Negative 58. Sa pagkuha ng yung sum of all terms, same lang din formula yung SN, N over 2 at A1 plus AN. So, meron tayo lahat. Masosolve natin yung sum of all terms. So, example tayo, number 3. Example number 3. 2, 3 half, 1, up to 6 terms. So, ang tante lang pagkuha ng common difference. So, alin mo mas malaki? Si 2 o si 3 half? Siyempre, mas malaki si 2. So, ito, 2, i-minus na kay 3 half para kumukuha natin yung common difference. Kasi alam natin yung A1 ay 2. Ito A2, ito A3. Ito yung N, yung number of terms. So, ang importante alam natin si D. Pagkuha kay D ay 2. So, 2, minus nyo kay 3 halves. Minus 3 half. So, 2 times 2. So, 2 times 2, 4. Minus din, minus mo dito. Kay 3, say 1 half. So, ito ngayon, nakuha natin 1 half. Ikuha natin sa common difference. Try natin. So, and 2, i-add natin kay 2. Try natin positive. So, plus 1 half. 2 plus 2 is 4 plus 1. So, magiging 5 halves. So, hindi kasi 3 half to. Try natin negative. 2, negative 1 half. 2 times 2, 4. 4 minus 1 was to 3 over 2. So, 3 halves. So, tama. Negative ang magiging common difference. So, ang common difference ay mag-negative. Negative 1 half. Dito naman ay negative 1 half. Meron tayong common difference. 1 half negative. So, 1 half negative. So, masasagot na natin. Meron na tayo. Kompleto na yung given natin. So, AN. So, 6 terms. So,
an or 6 terms. So a1 natin ay si 2. Then plus yung n natin ay si number of terms, 6 minus 1 plus yung common difference, siyempre negative 1 half na. Negative 1 half, so negative 2 plus 6 minus 1, so 5, parenthesis natin, tsaka si negative 1 ay parenthesis, i-multiply natin, so si 5 kay 1 half, ito si 2, i-multiply natin siya, 5 times 1 half, 5 over half, so kasi yung sign niya, magiging negative na, positive tsaka times negative, so maging negative na, so yung 5 half. So, i-add natin siya. 2 times 2, 4. Tsaka, i-minus dito. 4 minus 5, so malaki si 5, negative. So, negative siya. Negative 1 halves. Ito yung answer niya. Negative 1 halves. Negative 1 halves. Ito yung 6 terms. Thank you, my friend. See you to my next video. Bye-bye.